po, mga lods, oh. Yeah. Rodixon. Ayan. Once again, have a nice day, guys. Welcome back to my YouTube channel. So it's another day of my spearfishing adventure here in Scarborough Shoal of the West Philippine Sea. So this is our D5 here in Scarborough. Ngayon, we're preparing to go. Doon kami sa May Bukana. Okay, guys, ang Bukana na Scarborough ay medyo restricted ang mga Pinoy dito. Aming sabinsan. Tinatagoy kami kung mag-isda dito. So we'll see kung okay lang ngayon. So far, malayo ang mga Chinese Coast Guard. Walang rubber boats na kaabang sa amin. So ito, drop tayo dahil may nakita tayong isang malaking Maori snapper. This time, sinubukan namin pumunta sa medyo looban dito sa Bukana. At nakikita natin na napakaganda ang spot na to. At dito, hinahanap pa rin natin yung malaking Maori na nakita natin kanina. At dito muli natin nakita ang naturang Maori snapper o Maori shepherds. Ito ay hindi pababa sa 8 kilo. Napakalaki. Pero medyo kapos pa tayo sa hininga dahil kumalas kanina ang ating pana. Ay natamaan ang tiyasik mura natin. Hindi natin kasi nakalabit yata yun. So medyo excited tayo dito. Tinira natin. Pero hindi ito natamaan, mga lods. Ayan, balik na naman tayo sa mapping mode dito pagkatapos mag-reload. Sayang, hindi natin natamaan. At dito bumaba tayo, may nakita tayong isang bluefin trevally. Ayan. Tinutukan natin. At sa pool, mga lods. So yan ang ating first fish of the day. Bluefin trevally. Hindi naman kalakihan, nasa 2 kilos yata to. At this point muli natin nakita yung Maori at may kasama na ito, kaya dito yung kasama niya ang ating hinahunting dahil di pa yun nagambala. Ayan, tinamaan mga lods. Laki ng Maori shepherds na yan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel. So nasa 1K plus na tayo. Maraming salamat. Sana ma-improve na natin next time ang quality ng ating mga videos. At shoutout sa ating mga bagong kaibigan. Kay Alin Moridas, salamat sa suporta, bro. At shoutout din kay Buhay Provincia Vlog, salamat pa rin sa suporta. At shoutout din sa ating mga kababayan dyan sa Surigao. Matro pa natin dyan sa Setio Look, People Beach, kay Bro by Michael, by Tulits, parin Tulits. Kamusta niya, by Tulits. Yes, Babua, People Beach also. Ay, by Rome. Okang by Gilbert, good dinis. Happy fiesta diha sa Setio Look. Kaplar, Surigao City. So ito na po yung ating first Maori sea perch o Maori snapper sa araw na to. At dito namang hako dahil sa dami pala nila dito. Area ang lalaki pa, mga lods. Medyo super excited na tayo na makita natin ang school of Maori snappers. Kaya sinubukan na natin kumalma habang nag-secure tayo sa ating isda ng Maori Sabers of Maori Snapper. Dito muli tayo bumaba dahil nakita natin sa di kaluyuan ng maraming Maori snappers. Dito tayo.
ay nag-antay sa kalimbay na lapit. Sa di kalayuan, mga 5 o 6 na piraso ang nakikita natin. Kaya pumipili tayo yung pinakamalapit sa ating pwesto. Ayan o, ang laki niyan, mga lods. And finally, may lumapit din. Yari na naman, mga lod. Estimated around 8 kilos ang ating nayari dito, mga lod. Okay ang ating patama dito. Dali itong na-neutralize. At ayan po, na-secure natin ating second Maori snapper sa araw na to. At wali akong bumaba dito dahil nandyan pa naman sa baba ang mga kasamahan ng mga Maori snappers. Napakarami talaga nila. Hindi ko na pinapansin yung ibang isda. May mga long-nose emperors ang nasa paligid. Pero itong grupo ng mga Maori ang ating tinutukan para makarami tayo. At dito ang daming sojourn fish at mga midnight snappers. Pero di natin ito tinitira. Hihintay natin yung mga malalaking Maori na lalapit. Mababaw lang yung area na ito, mga lods. Ayan, isa na namang Maori ang nag-aalay ng buhay para sa bayan. Ayari na naman. Yan ang ganda rin ng tama sa isla na to. Ito ang pinakamalaki sa tatlo na nahuli ko. Ayan.
At muli akong bumaba dahil mayroon pa namang mga Maori na nasa paligid. Kala yung medyo malayo na to, hindi na lumalapit. Pero nagbakasakali pa rin tayo na lalapit ito. Ayan po, ang laki pa rin yan, no? Kaya lang, lumalayo na ito. Nakamalay na yata na unti-unti na silang na babawasan. So ayan, marami pa rin sila. Sa baba, nandun din ang mga Harlequins with limbs, ang lalaki. Kasama yung mga midnight snappers at mga drummer fish. So medyo kinapos tayo sa hangin, kaya umangat tayo at muling bumaba. At dito, may isang target na naman na ang ating tinitingnan kung lalapit ba ito. Putong ito, napapansin ko na lumalayo na itong mga Maori snappers, pero may nakita tayo sa paligid na malalaking mga long-nosed emperors or dugso. Ito na naman ang target natin, mga loads. Around 5 kilos ang bawat isa. Yan, yari. Maganda naman ang ating patama dito, kaya na-secure natin ito ng maayos. So yan po ang ating first long-nosed emperor of the day. Sa mga 4 to 5 kilos. So drop na naman tayo dahil nandun pa rin sa baba ang mga malalaking isda. Hintay tayo na may lalapit na naman na magandang isda dito. Umpisa pa kanina habang nakikita natin yung mga Maori snappers, may napansin akong isang malaking reed bass at dito. Nagpakita na naman uli, kaya ito ang ating target sa drop na to, mga lods. Fiscal tayo, napapansin ko na unti-unti itong lumapit at ayan, hindi alanganin ang tawa, kaya tinatawan ko muna ang aking baril. Anyway, nakakapit na ito sa sarili, papunta sa boy. Thank you.
ang ating first red brussel today, estimated to be around 6 kilos. Medyo lang kanina ang tama, kaya yan, pinatagos natin ang dulo ng ating shaft. At na-secure din natin ang red brussel na to. Pagkatapos ito, nadagdagan pa ang ating isda, pero wala na tayong mga videos sa aktual na pagtira. Medyo mabilis ang mga pangyayari. Ito, may in-stock tayo na grupo ng mga midnight snappers. Ang lalaki nila, mga lods. So, try natin kung makahuli ba tayo. Dito may napili na tayo, yan, tinira natin at natamaan ng maayos. So nakadali tayo ng tatlong Maori snappers, so, at siyang red bass dito banda. Siyempre, di rin pahuli si bro sa kanyang GT, no? Yan, at saka may mga good size na rin yan lahat. At dito sa kabila, ito naman, oh, dalawang sweet lips, isang maliit na bluefin tribali at apat na longmouth emperor, isang midnight. Okay, so the best day always for fishing here in Scarborough, mga lods. Ayan po, mga lods, oh. Ayan, Rodixon, ayan. So, red bass. Ayan, mga lods, ipapasok na namin ang mga isda ito sa pansamantalang himlayan nila. Doon sa pinturang puti. Oh, para siyempre hindi sila masisira. Ayan. So, hugrasya, ito ang biyaya namin sa araw na to. Thank you, thank you. Kasama ko si Bro Dixon Dumaran.